Dadalawin natin ngayon yung ating third beneficiary. Ayan, so ipapakilala natin ngayon sila sa inyo. Ayan, so mga nakaraang video nakita natin yung pangalawa. Ngayon naman, papakita natin yung pang third beneficiary natin. Okay, so stay tuned lang kayo dyan, guys. Bye-bye. Hello po, maganda. Nandiyan po si Marian. Ako po. Hello, hello. Magandang umaga po. Ito nga po pala ang project namin na piso mula sa puso ng bawat Pilipino. Ayan, so isa po kayo sa mga naging beneficiary natin. So meron lang kaming konting interview para sa inyo. Ayan. Ayan. Thank you. Hi guys, ayan, so welcome back again ngayon. So yung nakaraan is pinakilala namin sa inyo yung dalawa nating beneficiary this coming December 2020 para sa ating project na piso mula sa puso ng bawat Pilipino. Ayan, so napakilala namin sa inyo ang Morante family at ang Caberte family. Ayun, ang Caberte family. Ayan, so nakita nyo or nalaman nyo yung kalagayan nila nung nakaraan video natin. Ngayon, so nandito naman tayo ngayon kasama po natin ang Hernandez family. Ayan, so wala ngayon si tatay, which is yung asawa po ni Marian, kasi po nasa labas po siya at meron lang inaasikaso para sa kanila. Ayan, so kasama ko ngayon dito guys si Marian Hernandez. Ayan, si Marian Hernandez po, ilang taon ka na ba? 26. Ayun, 26 na si Marian Hernandez. Ayan, so kasama din natin dito ang kanyang mga anak. Ayan, ayan, nandito sila, si baby. Ano pangalan niyo, baby? Ano pangalan? Niel, ikaw? Boyet. Ano pangalan mo daw? Ano pangalan niyo? Ah, okay, ito, Boyet. Si baby? Teya. Data si si baby girl Thea. Ayan, so kasama natin ngayon yung pamilya nila dito. Ayan, so Marian, meron lang kami sa inyo mga konting katanungan dahil isa nga kayo sa napili namin this coming December 2020 na maging beneficiary para sa project namin na piso mula sa puso ng bawat Pilipino. So gusto lang natin ipakilala natin kayo dun sa ating mga beneficiary at kung ano yung mga pinagdaanan nyo itong taon na ito. Ayan, so meron lang tayo dito sa yung katanungan. Ayan, so ang first question ko for you is, ano ba yung mga naging epekto sa inyo ng pandemic na naranasan natin ng mga nakaraang buwan? Ayan, so alam naman natin na nakaranas nga tayo ng hirap itong pandemic na ito ng nakaraang mga buwan. So, in part mo as a pagiging mother, ano yung naranasan niyo? Sobrang hirap talaga. Sobrang hirap kasi wala ka namang ipon na pera. Hindi mo alam kung saan ka pupuha. Minsan, hindi naman katulad ng dati na kahit pa paano nakakakain ka ng tatlong beses sa higit pa sa isang araw. Pero ngayon, parang gusto mo nang magtipid. Minsan nga, gusto mo tanghali ka na magising o kaya gabi na para isang kainan na lang. Ayun yung sobrang epekto ng pandemic ngayon sa amin, lalo na yung may mga anak katulad. Okay. Kamusta naman yung yung kabuhayan niyo noon before mag-pandemic? Kamusta naman? Ano yung about sa work niyo? Anong bang trabaho nung ni Mr. nung wala pang pandemic? Kasi nung wala pang pandemic, trabaho ng asawa ko, courier siya sa Shopee. Ah, courier siya sa Shopee, taga-deliver, diba? Taga-deliver. Taga-deliver. Kasi dati nung may work pa siya kahit papaano, may natitira eh. May natitira pa na pera pang gastos. Nakakabili ka pa. Bigas, ulam, hindi ka nahihirapan kung saan ka hahanap. Ngayon, wala eh. Sobrang hirap talaga. Wala na talagang... Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng perang kukunin. Yes, tapos nawalan pa ng trabaho due to pandemic. Kahit naman anong gawin, mawawala at mawawalan talaga ng trabaho. As in, wala na talaga dahil sarado na yung kumpanya, gawa nga ng na-bankrupt yung nila, agency. So ikaw, bali full-time house mom ka sa mga anak mo, di ba? Mm-mm. Ayun, so ayan. So meron pa ako ditong pangalawang katanungan. So in behalf ng lahat ng mga naranasan natin sa
pandemic na to, tong buwan, mga nakaraang buwan na to, ano, yung mga naging aral or natutunan mo? Ayan. Naging aral ngayong pandemic talaga, dapat mag-ipon para kahit papano, kahit walang-wala na, meron pang madudukot na kahit papano, may papangkain ka pa. Kasi hindi mo talaga masasabi yung panahon katulad ngayon. Hindi ako nakapag-ipon, hindi talaga kami nakapag-ipon kasi nga biglaan lang. Kaya sobrang hirap kasi hindi katulad ng dati na kahit papano, gasta ka ng gasta, okay lang, ganyan. Oo. Ngayon, kahit ano, wala ka nang madukot, piso na nga lang, nahihirapan ka pa kung kanino ka manghihiram. Tapos, sobrang dami ng utang, natambakan na ng utang, hindi mo na alam kung paano mo babayaran. Kasi kahit mag-apply, yung asawa ko nag-a-apply, sobrang hirap. Hanggang ngayon, di pa natatawagan, parang stress na yung utak mo, kung saan ka kukuha, kakainin nyo. Hindi mo alam kung kanino ka pahihingi, nakakahiya na, nahihiya ka na kahit kanino, nahihiya ka na manghingi na, hindi mo naman ginagawa dati. Ayun talaga yung sobrang matinding aral na dapat mag-ipon, hindi gasta ng gasta, kung ano-ano. Ayan, tulad nga ng sinabi mo na naging part mo na yung stress ng mga nakaraang buwan, na sobrang stress lang, mapagkunan talaga ng pagkakitaan. So, ano yung mapapayo mo sa mga katulad mong ina na nakakaranas ng depresyon dahil nga ng problema sa buhay? Laban lang. Oh. Kasi, hindi pa ito yung katapusan. Pwedeng nai-stress ka lang kasi sobrang gulong-gulo ng isip mo. Correct. Pero isipin mo pa rin talaga na meron kang mga anak. Katulad ko, naisip ko na minsan na parang gusto ko nang mawala, kaso iniisip ko, hindi pwede kasi may mga anak ako. Kung mawawala ako, kanino ko sila iiwan? Tsaka sobrang laking kasalanan pa, parang mas dagdag pa sa problema kung gagawin ko yun. Na iisipin ko, gusto kong mawala, paano naman yung mga anak ko? Sino mag-aalaga sa kanila? Kasi parang mga bata pa sila. Parang hindi pa naman may next year pa, may susunod na buwan pa, may pag-asa pa. Hindi pwedeng mawalan kasi nanay ka, kailangan malakas ka para sa mga anak. Tama yun. Huwag kayo mag-iisip ng mga ganong klaseng bagay. Although naiisip natin yung mga yun, pero syempre isipin natin nandyan pa rin si Lord na hindi niya tayo papabayaan. Ayan, lagi lang nasa talaga. Likod. Dasal lang talaga ang kakapitan natin. Ayan. So, kamusta naman kayo itong, di ba, alam naman natin na mahigpit ng mga nakaraang buwan. Ngayon, medyo lumuwag-luwag na. Kamusta naman yung ano natin ngayon? Yung parang kalagayan natin ngayon? Ngayon, ano to? Medyo hindi pa ganun ka okay. Kasi, yun nga, wala pang trabaho yung asawa ko. Hindi pa rin nagbubukas. Ang dami nang pinag-applyan, pero yun nga, sabi mo ng mga agency na hindi pa kailangan ng tao kasi nga, nag-iingat pa. Kaya, talagang syaga lang, diskarte sa labas, kung merong kahit ano, basta minsan nga, nagbabarter na lang ako para lang may maibiling diaper, yun na lang palit, diaper, kasi hindi naman breastfeeding naman ako. Ang problema ko na lang talaga araw-araw yung pangkain namin. Kasi minsan, yung 50 pesos mo, hindi ka na makakabili ng ulam sa halagang 50. Correct. Talagang tiis lang, itlog. Laki-milaki-mi, yun lang talagang mangyayari. Ayan, so, next question ko is, kung bibigyan kayo ng wish this coming Christmas, ano yung wish mo para sa pamilya mo or para sa mga anak mo? Wish ko lang ngayong darating na Pasko, bibigyan ako ng pagkakataon. Pang onting handa lang para sa pamilya ko. Para sana. Kahit hindi malaki, basta makakain lang kami sa darating na Pasko. Diaper sa baby ko, tapos biskwit sa mga anak ko. Yun lang, masaya na ako kasi di naman kailangan maghangad pa ng sobrang laki. Basta sa mga anak ko lang, kahit hindi na ako, sila na lang. Yun lang yung talagang malaki, mga bata. Kahit yung magulang, kahit magutom ka na, okay lang. Iwag lang yung mga anak mo kasi nakakaawa. Masakit sa loob makita natin mga anak natin na nagugutom talaga. Okay, so
Ayan, so ngayon nanonood yung mga ano natin dyan, yung mga sponsor natin dyan. So dahil nga napili namin kayo, sa December 20 is babalik kami para kahit pa paano is maghatid sa inyo ng kaunting tulong at saka ngiti, ayan, tong this Christmas Christmas. So tanangin naman natin yung mga kids nila kung may mga wish ba kayo para sa Pasko na to, kung meron ba kayong gusto. Ano, ayan na nakikita kayo ng mga manonood natin. Alam nyo, malay nyo, di ba? May makakita. Anong gusto yung laruan, Barbie? Sana po, magkaroon po ng laruan po. Pati po, biskuit, pati po sa kapatid ko po ng diaper. Ayun, gusto niyang magkaroon. Ganun din yung wish na tood kay mami niya. Yung laruan, tapos biskuit, tsaka diaper para sa kapatid niya na maliit. Yung kanina na nandito. Ayun yung wish niya. Ayan, say ate, asan baka may wish ka dyan? Ano? Wish ko po sana sana magkadamit tsaka laruan. Ayun, gusto ni ate na magkaroon daw siya ng damit at laruan. Ayan. Ikaw baby boy, meron ka bang wish? Walang wish ta, wala. Natuwa, natuwa si baby boy. Kotse. Kotse, kotse yan ang gusto mo. Ano gusto mo? Maraming kotse. Ferrari, ano, BMWD? Ay, alam mo kung ano pa si baby boy talaga sa akin. Correct. Ay, kotse lang tinatawag. Wish pa lang baby, wag nang pangarap. Hindi pa maaabot. Oh, hindi pa natin maaabot yung mga pangarap mo kasi matagal pa yon. Pero nandito lang tayo. Hindi tayo dyan susuko sa mga pangarap mo na yan. Ayan. So, ayan. So, nanonood yung mga sponsor natin dyan. Baka may gusto kang sabihin sa kanila. Sa mga sponsor, maraming salamat. At isa ako dun sa napili na bibigyan ngayong December. Sana bigyan pa kayo ng Diyos ng maraming blessings at magandang pangangatawan, buhay, yes. At may matulungan pa kayong ibang tao na mas nahihirapan pa. Ayun. Pa sa ibang tao na nasa lansangan, na walang matulugan, kasi thankful pa rin kahit papano may nasisilungan, mas may nakakaawa pa din, pero sobrang thankful ako kasi isa ako sa napili na maging beneficiary. Yun, thank you. Ayan. So, ayan guys, so narinig natin yung kwento or napakilala namin sa inyo yung ikatlong beneficiary natin this coming December 20, 2020. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood ngayon sa atin na mga nag-donate. Ayan, sa mga nag-donate, sa mga sponsor natin na kahit hindi nyo po kami kakilala, is bukas puso nyo po kaming pinagbigyan sa aming kahilingan. Ayan, upang makapagpasaya tayo at makapagbigay ngiti ngayong darating na Kapaskuhan. Ayan, muli, maraming salamat po sa inyong lahat at abangan nyo pa po ang mga susunod nating mga videos regarding dito sa ating project na ito. Ayan, more blessings to come and God bless po. Thank you very much, Marian Hernandez and sa Hernandez family. Maraming salamat po sa pag-unlock sa amin sa interview na ito. Ayan, so thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye! Ayun.